Heyo, what's up? This is Shobaldi of the Republican Syndicate at welcome ulit sa ating panibagong video. At eto, balik, distrakan ulit tayo mga kapatid. At pagkatapos ng kanta ng Bebe Boys na Mas Papampam ay sinundutan ulit nila rito. Actually, nakatatlo na nga sila eh. Pero parang gusto ko munang pakinggan tong sumunod doon sa Mas Papampam, no? Ang title nito ay Salbabagal. Siyempre, another diss track ulit to para sa Salbakuta, Boy Hiwa, and 3210. So, eto mga kapatid. Paunawa ulit, no? Bago natin i-review to mga kapatid, ay puso ninyo. Okay, puso ninyo, lalo-lalo na doon sa mga fans. Lagi nyong iisipin, naka-chill lang lagi ang mga idol ninyo. Salbakuta, chill lang yan. Huwag kayong masyadong papa-affected. Diba? Huwag kayong masyadong pa-apekto. At kung talagang alam nyo na, hindi nyo na makontrol ang inyong damdamin at hindi nyo na makontrol ang inyong pagkainis, ay nasa description box mga kapatid yung link ng kantang to. Dun kayo maglabas ng sama ng loob. Ito ay nagre-review lang tayo. At itong kantang to ay para sa mga sumusuporta sa mga channel. Sa channel ko syempre. Para sumusuporta sa channel ko. Minsan para maging masaya naman ng ating life ay makinig tayo ng magkabilang panig. Hindi yung isang panig lang ang pinapakinggan ninyo. Diba? So wala naman tayo nihintay na. Painggan na natin tong Salbabagal, Boy Hiwa. And 3210. Pare! May tinitira daw tayong sikat ah! Yun daw? Sikat daw yun eh! Sino ba kayong kamukha ni Aga Mulat? Oh yun nga! Ang pangalan nun? Si ano? Yung kaboses ni Barney? Yung gano? Omang Bata! Jotay! Asya nga! Jotay! Yung kumanta na ang mani! Oo eh, pagtaas na ang TV. Diba yun yung palabas nun? Sikat yun! Jotay! Sikat daw yan ah! Ano ba kanta yan? Yung taong ni Carla. Kamusta? Mr. Jotikol! Matagal ka na daw kumakahol! So ito mga kapatid, ang binabanata naman nila rito ay si Jouty. Gusto mo parang siya naman ata yung punteriya dito sa kantang to, no? Salbabagal. So dun sa title pa lang ay parang minamak na nila yung Salbakuta na doon sa sinasabi dati ng Salbakuta na pagdating sa stamina na pakikipag-distract. Sa palagay ko naman eh, may mga ibang bagay na pinagkakaabalahan ng Salbakuta. Siyempre hindi naman silang nabubuhay lang sa pakikipag-distractan o nabubuhay lang sa, alam mo na, pakikipagsagutan ng kanta. Malamang ay marami din silang mga businesses na inaatupag, marami silang mga, alam mo na, ibang pinagkakaabalahan. Kaya hindi sila siguro agad-agad nakakasagot. Etong mga to, talagang, alam mo na, mga bata pa, syempre ang gusto lang talaga nila ay mang-asar ngayon. At sinusubukan ngayon nila etong Salbakuta kung gaano sila sasabayan. Ng rebat, wait lang tol, lalupit ng dis, tagapagtanggol. Huwag mo akong binabata, kabisado ko na ang iyong pagkamama. Kasabay ng mga fake nyong tagahanga at mga robot nyo na alaga. Nagtatanong kayo kung ba't ako nag-react nung binanggit nyo yung ospital sa dista. Pati bill ko ay pinuproblema nyo, ay wala naman kayong ambag, miski piso. Huwag kayong magmaang maangan kahit na walang pangal ang binanggit. Dahil member ako, natural kayo ay magagali. Okay. So yun mga kapatid, yun ang ginamit niyang basehan. Doon nga sa reason ng Salbakuta na hindi ka kasali dito sa kantang to at bakit ka nakikisali. Wala namang pangalang nabanggit bakit ka nagagalit. Diba yun yung sinabi ng Salbakuta doon sa diss nila. At eto ngayon, nagbibigay na ng dahilan si Billy. O hindi ako nagkakamali kasi siya nga yung na-hospital, diba? At sabi niya ako. Ang sabi niya rito, ay syempre member ako ng mob. Kaya malamang sa akin kayo nagagalit at ako yung tinasabihan nyo. Dahil wala naman kayong kalabang iba kundi mob. Kumbaga yun yung sinasabi ni Billy rito. At sinasabi niya na huwag na kayo magmaang-maangan at huwag nyo nang itanggi. Sabi niya ganun. Dahil member ako, natural kayo ay magagalit. Naku, mukhang alanganin ka, ang di makasagot ay talo na. So sinasabi nila rito, no? Ang di makasagot ay talo na. At yung statement na yan mismo mga kapatid ay nagmula rin mismo sa kung di ako nagkakamali, nagmula dati yan kay Jotty o sa Salbakuta. Hindi ko alam kung sino yung particular na nagsabi nun. Na kapag hindi nakasagot ay talo na. Yun daw yung rules
Kaya ngayon, ito ay hinahamon na ngayon nila. May kasamang hamon, no? Na kapag hindi kayo nakasagot, ay talo na kayo. Eto, teka, ilan na ba yung kantang nilabas nila? Alam ko mga tatlo na eh. Mula nung mas papampam, eto yung sumunod, tapos may sumunod pa at may sumunod pang isa. Hindi ko na nasusundan yan kasi syempre meron tayong ibang kantang nire-review. Pero eto, pinapakinggan ulit natin. Okay, patay itong mga to. Patay! Kawawa! Masipag pang sumagot ang fans. Ang tanong ko sa fans ay nasan ka? Patay! Masipag pa daw sumagot ang fans. Ang tanong ko sa fans ay nasan ka? Oh! Pag ang sumagot ang fans. Ang tanong ko sa fans ay nasan ka? Jotay! Sagot pa kaya ito mga to? Jotay! Ay, di nasasagot yan. Sikat daw yan eh. Naku, mukhang alanganin ka. Ang di makasagot ay talo na. Jotay! Agay, patay ito mga to? Jotay! Inaano nila no? Nire-reverse psychology nila mga kapatid para talagang makuha nilang sumagot. Kung daw nagkakamali, parang ganyan din yung ginawa ng Donggalo noong mga panahon na walang sumasagot sa kanilang mga diss. Diba? Sunod-sunod yung mga ginawa nilang diss track patungkol sa... Marami silang diniss noon at sunod-sunod yun hanggang sa gumawa na nga sila ng coffee party. Kung naaalala ninyo mga kapatid na ang parang pinakalaman noon ay... Parang naglalamay na kasi walang sumagot sa kanila eh. Parang ganun. Sabi pa nga ni Charlie Mac dun sa kantang yun eh. Mabuti pa si Osawa kapag tinitira maingay. Pero sa kanila parang walang sumasagot. Parang urong bayag yun yung sinasabi nila dun sa kantang yun. At ngayon mga kapatid, ginagamit ngayon ng Bebe Boys yung ganung estilo. Kaya sunod-sunod din yung paglabas nila ng diss. Ang pinagkaiba lang no. Noong mga panahon na nagdi-diss ang Salbakuta ay hindi lang mismo sila. Napakaraming mga grupo ang nagsilabasa na may na dinidiss nila ang XB, dinadamay pa nila yung mga iba doon. Basta marami silang mga dinidiss noon. Hanggang sa dumating na ngayon parang coffee party, yun yung parang kung hindi ako ina-assume na nila, kumbaga yun na yung katapusan ng diss trackan. Dahil wala nga sumasagot. Pero nung araw na nilabas nila yung coffee party ay kasabay naman na lumabas yung Sigi Kahol. Kaya dun lalong mas uminit dahil at least may sumagot na, diba? At ngayon, ayun nga yung ginagamit na estilo ng Bebe Boys mga kapatid. Tinatadtad ngayon nila ng diss. At ang kaya-ibahan lang ay solo lang nila, no? Sila lang yung grupo. Wala nang ibang grupong involved. Kumbaga sila lang mismo. Yan, si Boy Hiwa, 3210. At minsan ay kasama-kasama. Hindi pala minsan, madalas. Ay kasama nila si OG1. At palagay ko no, hindi rin sila seryoso mga kapatid sa kanilang ginagawa dahil ang ano nga nila rito inang aasar lang. Sabi nga eh, asar talo, kung sino yung maasar talo. Kaya nga, lagi kong pinapayuhan yung mga fans, no, mga nakikinig lang, ay huwag kayong masyadong paapekto. Dahil parang sinasabi nyo nga na epektibo yung ginagawa nilang pang-aasar dahil galit na galit kayo sa tira nila. Diba? Gayahin nyo lang yung Salbakuta. Ano lang sila? Chill lang sila. Kayong mga fans, ay tayo fan naman tayo ng musika eh. Kumbaga ano lang tayo. Kinig lang tayo. Kayo masyado magpapa-apekto. Masipag pang sumagot ang fans. Ang tanong ko sa fans ay nasan ka? Jotay! Sasagot pa kaya ito mga to? Jotay! Ay di nasasagot yan. Sikat daw yan eh. Sa status ko palang lahat kayo umiiyak. Mas naunang nag-react. Ito si Chaliwa. Tumatuwa kayo nung ako'y napahamak. Kayo sino sa atin na may masamang bala? Alam ko na kung sino ang may-ari ng mga dami. Yung IP Laguna, taga Sambatong si Hoti. Nagbabayad ka pa para ako'y putak si Hel. Oh. Yun ang naging ugat para kayo'y walang yain. Okay, so meron sila ritong ano no? Meron sila ritong akusasyon mga kapatid na yung mga dami account daw ay binabayaran ni Joti. Okay, so ang makakasagot niyan si Joti mismo. Si Kuya John lang ang umiisip sa salba. Isa ka lang sampid at hindi rin kilala. Nakikisalba ka lang, di na ako mabibigla. Ampong ka lang sa grupo, di ka ba nahihiya? Ngayon sino sa atin ang makapal ang mukha? Sino mo kampere sa iyong pinagagawa? Kung may chaliwa kayo, ay may OG1 kami. Kayo na ang umusga, kung sino matindi. Kumukang alanganin. Kung may Charlie Mac kayo, may OG1 kami. Pucha. Kinumpara mo si Charlie Mac kay OG1, no? Ano kaya mararamdaman ni Charlie Mac doon? Ang di makasagot ay talo na. Jotay! Agay, patay itong mga to. Jotay! Kawawa! Masipag pang sumagot ang fans. Ang tanong ko sa fans ay nasan ka? Jotay! Sasagot pa kaya itong mga to? Jotay! Ay, di nasasagot yan. Sikat daw yan eh. Nakumukhang alanganin.
sumagot ang fans. Ang tanong ko sa fans ay nasan ka? Chotay! Sasagot pa kaya ito mga to? Chotay! Ay di nasasagot yan, sikat daw yan eh. Hindi ka na ngayon may sasalba. Nanghanap mo respeto sa ang banda. Kapa dapat igaling ng mga bago salta. E di mo kayang gumawa ng matinong kanta. Nagkatuta na ba kayo, yan ba ang para sa kultura? Di ka kilala sa kayang kaya rekta sa basura. Laman ka lang sa edad kaya ikaw ang mataguna. Pero isip bata ka para sumobra sa bakuna. Madaling ka lang gaguhin style mo bulo. Kundi dahil kay skis wala kang kantang putok. Sila sila nagpuro yan kundi ba mga ugok. Hindi kami mauuga dahil wala ka suntok. Dati nung pala bakit ikaw ba gumawa? Kung meron kang ang bag, yun ay ang umawa. Nagpapanggap na may amor sa kultura ng rap. Yung hinahin mo na pain pray ikaw ang natrap. Mabigat din, no? Mabigat din yung mga tira niya, no? Yung parang sinasabi niyong platinum at bakit ikaw ba ang gumawa at yung ambag mo lang siguro yung ikaw ay gumawa, yung laman ng lyrics niya mga kapatid. At sabi niya kung hindi dahil kay skills ay wala kang kantang pumutok, sabi niya ganun. Kumbaga parang sinasabi niya na nakilala ka lang nung nakipag-distrakan ka kay skills, sabi niya ganun ni 3210, malamang siya yung kumakanta. Gumawa, kung meron kang ambag, yun ay ang gumawa. Nagpapanggap na may amor sa kultura ng rap. Oh, akala ko ba magaling ka? Bakit hindi ka pa makasagot? Oh, talagang pinoprovoke mga kapatid. Talagang pinagdidiinan nila. Ano, sagot na. Sagot na kayo. Sabi yung ganun. Parang talagang pinoprovoke. Kung akala mo, ikaw na ang pinakamalakas mang asar sa buong mundo, nandito kami. Tap na ba? Tap na? Kaya mo bang panindigan yan? Kasi kami, hindi. Eh mga kapatid, at mula na mismo sa kanilang mga bibig, akala mo ba ikaw ang pinakamalakas mang asar sa buong mundo? Nandito kami. So ito mga kapatid, no, linawin ko lang ulit, etong distrakan mga kapatid ay asaran talaga yan. Normal yan, asaran talaga yan. Kaya kung sino yung talagang magpapakitang asar na asar sila, ay yung talaga'y laging natatalo. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, lagi ko naman sinasabi, di ba? Kung sino yung pinakaseryoso at kung sino yung pinakagalit na galit, sila yung kadalasang natatalo. Dapat dyan na chill ka lang, di ba? At hindi ko naman din siyempre masisisi yung mga fans na unang-unang naaapektuhan. Kasi siyempre nasasaktan sila eh. Lalo-lalo na kapag naririnig nila na inaasar yung kanilang mga iniidolo. Kaya nga lagi ko sinasabi, mga fans, chill lang kayo mga kapatid. Okay, chill lang kayo. Kapag tumitira ang inyong idol at sila ang inaasar, syempre tuwang-tuwa kayo at nasasaktan din naman yung mga fans nung kabila. At kapag tumitira naman yung kabila, syempre tuwang-tuwa naman yung mga fans nila at asar na asar naman tong kabila. So parang ganun lang din yan. Pero ang sa akin lang mga kapatid, ay sana naman, huwag kayong mag-away-away sa comment section kasi may mga nababasa ako, nag-aaway-away kayo mismo sa comment section eh. Mas mainit pa kayo kaysa sa mga artist na naglalaban-laban eh. Chill lang kayo. Easy lang kayo. Alright? So hanggang dun mga kapatid, ang ating review, ang ating pakikinig dito sa pang-aasar ng Bebe Boys. Ang title nito ay Salbabagal. Parang tinutuya nila mga kapatid yung kabagalang sumagot ng Salbakuta doon sa kanilang tira. Kumbaga nakatatlong tira na sila ay wala pang sagot sa kanila. At yun nga, sabi ko nga nung umpisa, ay marahil sa marahil o malamang sa malamang ay hindi lang naman kasi ito ang pinagkakaabalahan ng Salbakuta. Hindi naman ito yung bread and butter nila mga kapatid. Siguro naman, no? May mga kanya-kanyang pinagkakaabalahan yan. At may kanya-kanyang mga businesses yung mga yan. Siguro, wala lang silang time ngayon para sumagot. Darating ang time na sasagot din tong mga to dito sa Bebe Boys. Pero huwag kayong magagalit kung ginagawa ng Bebe Boys tong ganitong pang-aasar nila. Dahil once, ay ginawa na rin naman to ng Dunggalo Records. Sunod-sunod yung ginawa nilang diss. Hanggang sa gumawa sila ng coffee party dahil nga walang sumasagot doon sa kanilang mga diss track. At eto ngayon yung ginagawang estilo o pangtutuya ng Bebe Boys. Alright? So sabi sa inyo, unbiased tayo rito eh. Patas lamang tayo. So hanggang sa muli mga kapatid, at kung nagustuhan mo ang ating review ay pakiclick mo lang ang like.
Kung di mo naman nagustuhan ng kanta mismo, ay pumunta ka doon sa kanilang sa kanilang YouTube account at doon ka mag-dislike. Huwag niyo akong idadamay, okay? At kung bago ka pa lamang dito sa akin channel at gusto mo waling at gusto mong makapanood pa ng mga ganitong klaseng review, ay mangyaring paki-click mo lang ang subscribe button at syempre paki-click mo na rin yung notification bell para updated ka whenever na maglalabas ako ng mga ganitong klaseng video. So hanggang sa muli mga kapatid, this is Shobal D. Peace out.